Sa panahon ngayon, ay kailangan mong mamili na mabuti kung sino ang iyong mamahalin ng tapat. Hindi lahat ng tao gusto ka dahil mahal ka. Gusto ka nila dahil maganda ang iyong panlabas na kanyuan at may kaya ka sa buhay. Piliin natin yung tanggap tayo sa kung anong buhay at bagay ang meron tayo. Tandaan natin na walang pinipiling mamahalin ng Diyos. Mahirap man o mayaman, mabuti man o makasalanan, simulan natin ang istorya. Mayaman, maganda, at mapanubok na babae, yan si Eunice Matienzo, anak ng mayamang pamilya sa isang lugar sa Maynila. Maraming lalaki ang nagkakandarapa sa kanya, ngunit hindi niya malaman kung tunay nga ba ang mga pagmamahal nito sa kanya. Kahit na mayaman sila, ay pinalaki naman siya ng kanyang magulang na maayos at huwag daw masisilaw sa yaman. Sa dami ng isipin ni Eunice, ay napagdesisyonan niyang magbakasyon muna sa Boracay, kung saan malayo naman sa polusyon ng Maynila. Solo lamang siyang umalis dahil gusto niya munang mapag-isa at kalimutan ang mga problema at kalungkutan. Agad na napapatingin sa kanya ang mga kalalakihan dahil sa kanyang kagandahan, at isa na nga dito ay si Buknoy. Isang simpleng lalaki, nakita mong hindi ito mayaman at may kaya lamang. Agad na naglakas loob ang lalaki, nalapitan siya at nagpakilala. "Hi miss, ako nga pala si Buknoy. Huwag kang mag-alala dahil mabuting tao naman ako. Medyo humanga lang kasi ako nang makita ka. Parang nag-iisa ka lang ata." Tanong ng lalaki. "Ako nga pala si Eunice." "Oo, nag-iisa lang ako. Gusto ko kasing makapag-enjoy man lang nang walang kahit na sinong kakilala eh." Sagot ni Eunice. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa buhay nila. Ngunit ang pakilala ni Eunice sa kanyang sarili ay isa siyang mahirap na tao sa Maynila at nag-ipon upang maranasan ng ganitong mga bagay. Sinabi niya din na kaya daw siya mag-isa ay sarili niya lamang ang kaya niyang ipasyal. "Ah, ganun ba?" "Oo nga, ganun naman talaga ang buhay. Hindi mo kailangan magtipid ng pera kahit na walang wala ka na. Ang mahalaga ay maging masaya ka para mabawasan ang bigat ng ating mga dinadala." Nakangiting sabi ni Buknoy. Maya-maya pa lamang ay may lumapit na isa pang lalaki at ito ay si Harold. "Kung titingnan mo ito, ay anak mayaman ito. Maganda ang kutis at maganda ang pangangatawan. Kilala pala ito ni Buknoy dahil halos magkalapit bahay lamang sila." "Uy, Buknoy, kaibigan mo ba yan? Pakilala mo naman ako." Sabi ni Harold. "Ah, oo, parang ganun na nga. Pero bago pa lang din naman kami nagkakilala eh. Nagkwekwentuhan lang kami tungkol sa buhay." Sagot ni Buknoy. Nagkamayan si Eunice at Harold. Medyo nakaramdam ng kilig itong si Eunice dahil guwapo nga ito at maganda ang pangangatawan. Dumaan ang tatlong araw ay naging masaya ang naging bakasyon ni Eunice at oras na para bumalik siya sa Maynila. Biglaan naman si Harold at naglakas loob itong magsabi sa dalaga na kung pwede itong manligaw at sasama sa kanya patungong Maynila dahil gusto niya din daw doon mamasyal. Dahil sa malikot na isipan ni Eunice ay pumayag naman ito dahil balak niyang subukin ang binata. Nagpaalam na siya kay Buknoy at halata ang lungkot sa mga mata nito. Ang hindi alam ni Eunice ay nagkaroon na ng pagmamahal sa kanya ang lalaki. Nagbigaya naman sila ng kanika nilang numero ng telepono upang makapagkumustahan kahit minsan. Noong nakababa na sila ng eroplano ay isinama ni Eunice si Harold sa kanyang kaibigan at ito ay isang squatter. Naset up na pala ni Eunice ang lahat at naitext niya na pala ito tungkol sa kanyang balak na gawin. "Harold, pasensya ka na. Ganitong buhay lamang ang meron ako." Nalulungkot na sabi ni Eunice. Kitang-kita sa mukha ng binata ang pagtataka dahil hindi pala maganda ang buhay ng dalaga. Inaniyahan ni Eunice ang lalaki na pumasok sa loob. Pinakilala niya ang kanyang kaibigan bilang isang kapatid. Halatang hirap ito at payatin na lalaki.
Naghanda ito ng makakain, ngunit parang hindi ito kayang sikmurain ng lalaking mayaman. Harold, ito! Kumakain ka ba ng tuyo? Alam kong hindi mo alam ang pagkain ito, pero subukan mo. Masarap to pag sinawsaw sa suka. Sabi ni Eunice. Hinawakan ito ng lalaki at sa amoy na malansa pa lamang ay hindi niya na ito naituloy, lalo na't ang kanin ay malamig na. Maya-maya pa lamang ay lumabas ito at niyaya si Eunice. Pwede bang kumain na lang tayo sa restaurant? Ako nang bahala sa iyo. Sabi ni Harold. Pasensya ka na. Pagod na kasi ako eh. Di mo ba gusto ang pagkain sa amin? Tanong ni Eunice. Napasimangot naman ng binata sa tanong na iyon. Hays, akala ko naman mayaman ka. Kung alam kong ganitong buhay pala meron ka. Nakakahiya naman kung isasama kita sa mga kaibigan ko. Dapat pala, di na ako nagsabi na manliligaw sa'yo. Baka kung ano pang malas ang dalhin mo sa buhay ko. Baka kaya mo ako pinayagan ay dahil alam mong may pera ako. Nakasimangot na sabi nito. Napangiti naman ang dalaga sa kanyang nasaksihan. Hindi nga pagmamahal ang nagustuhan ng lalaki, kundi ang kanyang panlabas na anyo dahil sa kanyang kagandahan. Masakit man ang mga salitang sinabi sa kanya ng binata, ngunit masarap naman sa pakiramdam niya na malaman ang ganitong mga bagay. Agad na umalis ang lalaki, dala ang mga gamit nito. Para bang isang bula na sa isang iglap ay nawala na lamang. Buti na lamang, maganda ang payo sa akin ng aking mga magulang. Sabi nito sa kanyang sarili. Nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan at umalis na. Ngunit biglang may nag-text sa kanya. Eunice, si Buknoy ito. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na sumunod sa iyo. Nalulungkot ako kapag hindi ka nakikita. Please, sumagot ka. Nakasakay na din ako ng eroplano at talagang umaasa akong makikita kita. Sabi ng lalaki. Agad naman pumasok sa babae na subukin din ito. Sinagot niya ang mensahe ng lalaki at sinabi ang direksyon ng kanyang dapat puntahan. Nakahinga naman ng maluwag ang lalaki at lubos ang pasasalamat nito sa kanya nang sagutin niya ito. Lumipas ang mga sandali ay nagkita naman sila. Malaking ngiti sa labi ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Buknoy, ano ba naman yan? Bakit naman bigla mo naisipang sumunod dito? Tanong ni Eunice. Hindi ko alam pero hindi ko mapigilan. Parang may gusto ata ako sa'yo at ito ang unang beses na nagkugusto ako sa isang babae. Sagot ni Buknoy. Napatawa naman ang babae dahil masarap din naman sa pakiramdam niya ang ganoong mga pangyayari. Nakaka-proud nga naman na madaming humahanga sa iyo. Niyaya niya din ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Tulad na ng unang nangyari ay natulala din ito at hindi makapaniwala sa kanyang tirahan. Napaisip si Eunice na baka katulad din ito ni Harold, ngunit mali siya dahil ngumiti naman ito. Pinakain ni Eunice ng tuyo si Buknoy at kumain naman ito. Ano Buknoy, masarap ba? Tanong ng dalaga. Oo naman, paborito ko kaya to. Lagi naming ulam to ng lola ko noong nabubuhay pa siya. Nakangiting sagot ng binata. Halata sa binata ang pagsisinungaling dahil kita ng dalaga ang pagngisi ng mga mukha nito habang kumakain. Ngunit ang mahalaga ay alam niyang ginagawa ito ni Buknoy dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Tinanong ni Eunice kay Buknoy kung ano ba ang tawag sa ulam na iyon. Sumagot naman ang binata. Oo naman, alam ko ang tawag dito. Isdang prito ito. Paborito ko to eh. Sagot ng binata. Nagkakatawa na naman si Eunice at ang kanyang kaibigan. Hindi din pala alam ni Buknoy kung ano ang kanyang kinakain. Isang tanong ang nagpaseryoso sa binata. Buknoy, may gusto ka ba sa akin? Seryosong tanong ng dalaga. Nakakahiya pero oo Eunice, gusto kita. Nakayukong sagot nito. Buknoy, kung sasabihin kong tayo na, payag ka ba? Pagkasabi ni Eunice noon
ay yumakap agad dito ang lalaki habang tumutulo ang mga luha sa mata. Niyaya ng dalaga ito na lumabas at isinama sa kanyang tunay na tahanan. Binigyan niya na pinansyal ang kanyang kaibigan at agad silang nagpaalam. Nagtaka naman si Buknoy dahil sa laki ng bahay na kanilang pinuntahan at naguguluhan si Buknoy sa mga nangyayari. Buknoy, sa kaibigan kong bahay yung kanina at ito ang tunay kong tirahan. Sabi ni Eunice. Natatawa naman ang dalaga nang hindi makapasok ang binata nang dahil sa hiya. Pinakilala niya ito sa kanyang mga magulang at mababait pala ang mga ito. Naging masaya ang buhay pag-ibig ng dalawa dahil ang nangingibabaw sa kanila ay ang puso at hindi ang pera. At hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana inabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.